Hi, Water Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin ano yung mensahe sa'yo, but before that, Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay at sa lahat ng nagpapakananay sa buong mundo. Okay, enjoy your day po, ayan, kasama ang inyong family or yung iba sa inyo, baka nasa malayo kayo, ayan, sana makausap nyo yung family nyo today. Okay, enjoy lang po natin ang ating buhay at mas piliin nating maging masaya at syempre kailangan nating maging matatag, diba? So, ayan, umpisa na po natin kung ano yung mensahe sa'yo, Water Signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus, tignan natin. New beginnings, o diba, yung iba sa inyo may natapos, pero may magsisimula, or may bagong simula kayong kahaharapin. Tingnan pa natin. So maybe meron kayong mga kinat na tao sa buhay nyo, meron kayong hindi kinakausap, yung iba sa inyo, nagmo-move on kayo. Diba, ayan, makikita nyo na yung liwanag. Meron kasi, diba, pag nakakaramdam tayo ng problema or may pinagdaraanan tayo, hindi lahat nakakasurvive. Hindi lahat kasing lakas. Hindi lahat kasing lakas mo, Water Signs. So be proud of yourself. And let's be kinder with each other. Diba? Kasi hindi, yun nga, hindi kasi natin alam kung ano ba yung pinagdaraanan ng ibang tao. So, sa ibang tao, it's easy to judge someone. Diba? Pero dapat hindi tayo maging judgmental at dapat mas maging malawak yung ating kaisipan. Tignan pa natin ano pa yung mensahe sa'yo. So alam ko, Sunday ngayon, so yung iba sa inyo, na either nasa bahay, nagpapahinga, or yung iba naman po sa inyo is nasa trabaho pa rin. Divine timing talaga. Okay? Everything that is happening in your life right now, hindi yan mali. Hindi yan pagkakamali. Talagang yan yung dapat mangyari sa life mo. Positive or negative, you need to accept it. Kasi mas masasaktan tayo pag hindi natin inaccept yung mga bagay na nangyayari sa life natin. Totoo yan. Diba? Pag lagi nating kinukontra, pag lagi nating nilalabanan, some of you are going with the flow. Bahala na kung ano yung mangyari. Basta gagawin ko lang yung mga dapat kong gawin and bahala na si universe kung ano yung ibibigay niya sa akin. Meron naman iba, ganyan. Yung iba naman nilalabanan nila, hindi. Hindi dapat to yung nangyayari sa akin. Diba? Iba-iba tayo ng perception. Iba-iba tayo ng, ano, ng paraan. Paano ba tayo magko-cope up sa ating mga problema? Pero kahit ano pang way yan, ang pinakamahalaga is yung malagpasan mo yung mga problema mo. Meron sa atin, may problema tayo, pero tayo lang. Alam mo yun, yung feeling mo wala kang kakampi, feeling mo nag-iisa ka lang. Meron naman na feel nyo yung suporta ng inyong family, ng inyong kaibigan. Tignan natin. Meditation. Okay, so relax, do some meditation, do some grounding. Yung iba po sa inyo, kung sobrang exhausted kayo nitong mga nakakaraang araw, ang gawin nyo po ngayon is maligo kayo, dakot kayo ng isang asin, isang dakot ng rock salt, tapos ilagay nyo sa tubig na ipampapaligo nyo, tapos dasalan nyo. Sabihin nyo, gaganda ako, gagaling ako, si sexy ako, lahat ng positive things na gusto nyong mangyari, idasal nyo doon sa timba na may asin at tubig. Tapos yun yung ipampaligo nyo. Tignan nyo, mare-refresh talaga kayo. Alam mo yung gagaan yung pakiramdam nyo. Tignan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Spirit guide, ano pa po yung mensahe natin kay Water Signs? O diba, ang dal-dal-dal-dal ko.
Tignan natin. Ano pa po yung mensahe? Meron tayo ditong transition. So, may pagbabago talaga kasi may there is new beginning. So, yung iba sa inyo, medyo nahihirapan kayo sa pagbabagong ito or sa adjustments na ginagawa nyo pagdating sa inyong buhay. Siguro naninibago yung iba sa inyo. The frequency of transition supports our deep understanding of the ever-changing nature of existence and our lives so that we can learn to let go, surrender to the process, and allow transition to occur with ease and grace. O diba, huwag niyong labanan yung pagbabago na nangyayari sa life niyo. Talagang kailangan magbago yan. Kailangan may matapos, kailangan may i-let go kayo. Diba, surrender to the universe. For some of you, yun na lang yung magagawa nyo. But do not worry because universe has your back. Number 30 and number 43. Tingnan pa natin. Ano pa yung mensahe sa'yo? Mula naman sa ating mga archangels. Ano po yung mensahe natin? Kay, ano to? Kay Water Sign Spirit Guide. Archangels. Isa lang kasi ang ating need. Lord, we weave seal. Hindi ko alam kung tama yung tinasabi ko dito. Oh, why weave seal? Okay, accept and send healing. You are being of the universe. O, diba? Accept and send healing. So, yung iba sa inyo nga, merong pagbabago. Yung iba sa inyo, nag-move on kayo. Kaya, medyo mabigat pa yung nararamdaman ng iba sa inyo. Okay, so you need to accept kung ano man tong pagbabago. And yung iba sa inyo, kaka-recover nyo lang sa inyong sakit or siguro nakapag-adjust na po kayo sa lahat ng pagbabago na nangyari sa life nyo. Tingnan natin kung ano yung mensahe sa'yo pagdating sa iyong career. So, may nag-iisip sa'yo. Simula nung nagsimula ako sa'yo. Water signs, ano, kumati na yung ilong ko. Yeah, may nag-iisip sa'yo. Water signs, ano pa po yung mensahe natin for water signs pagdating sa kanyang career? Uy, may pinaplano ka dito. Yung iba sa inyo, ayan, ang pinaplano nyo dito is makapagsimula kayo ng bagong trabaho. Ayan, iniisip nyo to, pinag-iisipan nyo talaga tong mabuti, water signs. You are in control pagdating dito sa iyong finances, ay pagdating sa iyo ditong sa pagdating dito sa career mo. Oo, madaming pagbabago. Ayan o, may establish. So, yung iba po sa inyo, talagang makikilala kayo dyan or matunog yung pangalan nyo dyan sa inyong trabaho, sa inyong career. So, yes, medyo popular po kayo or baka popular talaga kayo dyan sa chosen career nyo. Mm-mm. So, nakikita ko din kasi dito is nagiging ano ka dito, nagiging practical ka. So, yan, no? Pagdating naman kung career nyo naman to or business nyo pala ito, ayan, no? May pinaplano pa kayong extension dito. Or sabihin na natin na yung iba po sa inyo kasi established, well-established na yung inyong business. So, baka gusto nyo pang dagdagan ng other branch. So, magbubukas na po kayo. Or siguro, physical store yung iba sa inyo. Yes, physical store nga, tama. Kasi yung iba, sa bahay lang kayo, nag-negosyo before, ngayon, uupa na kayo, or baka bumili kayo ng lote para dun ipatayo yung inyong physical store. Marami sa inyo is kasama nyo sa negosyo yung inyong family. Ayan, or siguro, kung wala naman kayo negosyo ng family mo, water signs, nakikita ko dito na lahat kayo is kumikilos. Lahat kayo ay kumikita. So, kaya very established or talagang maganda yung family nyo. And marami din sa inyo, water signs is family-oriented kasi kayo. So, kasundo mo talaga yung mga kapatid mo, yung family mo, yung relatives mo, diba? Pero, hindi naman lahat. Kasi, wala namang ganun. Wala namang perfect family. Tignan natin. Still, meron ka pa rin pinag-iisipan dito pagdating sa career mo. Pero tingnan mo kasi, nakaupo ka na dito. You are in control. So, kung ano man po yung desisyon na gagawin mo, ikaw lang yung makakaalam niyan at ikaw lang yung gagawa ng desisyon na yon. Para kasing wala namang kumukontra sa'yo dito.
Siguro iniisip mo mayroon. Oo, yung iba sa inyo, nape-pressure kayo, hindi dun sa binibigay sa inyo ng nasa paligid sa inyo eh. Kung hindi kung ano yung nasa isipan nyo. Tignan natin pagdating sa iyong career. Pagdating sa iyong career. Hindi ko alam, siguro ayaw nyong ma-disappoint, hindi lang yung mga tao sa paligid nyo. Siyempre, pati yung sarili mo, diba? Pagdating sa finances, okay, magtipid po kayo pagdating sa finances. Medyo hindi okay yung finances nyo today. O hindi lang siguro today, baka sa mga susunod pa na buwan. Depende yan sa magiging desisyon nyo or kung paano nyo ba minamanage yung inyong kaperahan. Though, meron tayo ditong The Magician. So, matalino ka. Water signs, magagawan mo yan ng paraan. So, sabihin natin na ang pera mo na lang is 500 or sabihin natin may 500 pesos ka na lang sa wallet mo. Pero gusto mong palaguin yun. So, ngayon, mag-iisip ka, ano kayang negosyo yung pwede dito tag-init. So, di ba, ang nauuso ngayon, yung magic water ba yun? Yung gulaman na white, tapos, basta, oo, yun. So, di ba, pwede mo yung gawing negosyo for some of you. Kasi magaling ka naman talaga dito. Kaya lang kasi, ang nakikita ko dito is napakabait mo kasi. Sabi ko nga, tipong kapag mayroong humingi sa'yo, water signs, may lumapit sa'yo, hindi mo talaga matanggihan. Yun kasi yung ano, yun yung kontrolin mo siguro. Natatakot ka kasi dito na baka may mangyari sa taong yun, tas di mo, wala ka man lang nagawa. Yung mga ganun ba? Meron ka ding kinakatakot dito. Yung iba sa inyo, kinakatakot nyo na maubos yung pera nyo. Kinakatakot nyo na baka hindi nyo magawa ng paraan. So, ngayon pa lang, huwag nyo nang paabutin na 500 pesos na lang yung maging laman ng bank accounts nyo ng inyong wallet. Diba? Gumawa na kayo ng paraan to control your finances. Diba? Tignan natin. So, yung iba sa inyo kasi nakatingin kayo dito sa malayo. So, yung iba, nagpaplano yata kayong mag-travel. Di ko lang alam kung magta-travel ba kayo dahil sa trabaho or for leisure. Tignan pa natin ano pa yung paparating sa'yo. Spirit guide, ano pa po yung paparating kay Water Signs? Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and the Venus. Spirit guide. Meron tayong journey. Ayan, may papaalis nga dito sa inyo. Baka ngayong araw aalis yung iba sa inyo or mayroong papauwi. Tignan pa natin. Meron tayo ditong change. Change of plan. Okay, meron iba sa inyo. Last minute, magbabago kayo ng isipan. Tingnan pa natin. Message. Okay. Okay. Meron dito, parang wala na kayong pag-asa, tapos biglang magbabago yung buhay nyo. Kaya may transition dito. Kaya may pagbabago din talaga dito. O nga ano. You know, new beginnings. Matatanggap nyo na yung matagal nyo nang hinihintay. Marami sa inyo. Ayan na, may mensahe, may letter kayong marireceive today. At good news to. Yes, good news yan, water signs. Tignan natin pagdating naman sa love life mo para sa mga single in a relationship at married na water signs. Ano po yung mensahe natin, spirit guide, para sa mga single in a relationship at married na water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tignan natin. Cupid's arrow para sa mga Okay, para sa mga single, meron tayo ditong Cupid's arrow. Have faith, love is coming. So, may hesitation kayo na nararamdaman dito. Maaring yung iba sa inyo, in love kayo sa isang tao, pero hindi kayo makagawa ng way para, o natatakot kayong gumawa ng way para mag-reach out sa kanila. Or sa kanya. Yung iba naman sa inyo, tatanong kayo sa sarili nyo, magkaka-boyfriend, magkaka-girlfriend pa kaya ako? Magkaka-love life pa kaya ako? Magkaka-asawa pa kaya ako? You know? Kung laging business, kung laging trabaho pala yung aasikasuhin mo, nako, mahihirapan ka talaga. So, kailangan mo ding mag-enjoy pagdating sa life. Tignan natin. So, ano yung nararamdaman nitong taong to? Or maybe merong isang tao na nag-hesitate na kausapin ka
or na ligawan ka. Tingnan natin ano yung nafe-feel ng taong to. Mapababa ito or lalaki. New beginnings. Oh, may new beginnings talaga dito. Okay, mukhang popormahan ka ng taong yan. Or sabihin natin na nagdadalawang isip siya kasi sinasabi niya, deserve mo kaya ako? So parang nagsiself-sabotage yung taong to. Yung iba sa inyo, kilala niyo yung taong to. Maaring naging kaibigan niyo to or kaibigan niyo to, water signs. Oo, may hesitation talaga na nararamdaman yung taong to. Diba? Hindi niya kasi alam kung lalayo ba siya or popormahan ka ba niya or maglalaho na lang ba siya or magmo-move forward siya para kausapin ka. Magre-reach out ba siya? Tinatanong niya din yung sarili niya, ano ba talaga yung gagawin niya dito sa connection niyo? Or dito, popormahan ka ba niya? Gagawa ba siya ng way? Basta medyo naguguluhan din yung taong yan. Pero may new beginnings kasi dito sa inyo. So maaaring palipasin mo yung 2 months, water signs, o yan, baka mas maging maganda pa yung connection niyo. Or baka magkaroon kayo ng connection ng taong ito soon. Para naman dito sa mga in a relationship, bakit may axe dito? Exploration. Okay, yung person mo, bigla ka nalang iniwan. Why? Kasi hindi to sigurado sa'yo. O sabihin natin na baka ginose ka nalang kasi meron tayo ditong silent treatment. Di ka na kinakausap ng person mo. Parang sinasabi niya, okay, maghiwalay na tayo. So, ikaw naman, akala mo dahil galit lang siya, kaya niya nasabi yun. Pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin kinakausap. So kasi sa person mo, consider na yon na hiwalay na kayo kahit hindi naging mutual yung inyong usapan, yung inyong decision. Pero ikaw, maasa ka pa rin dito. Diba, naghihintay ka pa rin, oh. So ayan, iniwan ka na talaga, oh. Or maybe ikaw to, baka ikaw yung nang iwan sa person mo kasi paulit-ulit na lang talaga yung ginagawa niya. Baka hindi mo na lang siya pinansin. Pwede magkapalit yung energies. Kayo na lang po yung bahalang maglagay sa inyong sarili. Hand of cards para naman sa mga married. Meron tayo ditong retreat. The Sun. Okay. So, take a chance, risk, being strategic, options, not showing hand, gambling. So, yung iba naman po sa inyo, yung asawa nyo, ayan, meron tinatago sa inyo. Maaring nasa malayo itong person mo. Ayan. Yung iba sa inyo, iniisip nyo may anak sa iba yung asawa nyo. Bakit? Bakit yun yung iniisip nyo? Parang meron kayong gustong iwan dito. Or maybe asawa nyo to. Gusto niya nang iwan ito. Baka kasi mayroon siyang bisyo. Tulungan mo na lang siya. Feeling ko yun yung kailangan niya. Wala siyang anak sa iba. Di ko lang alam. Baka yung iba sa inyo. Baka single father yung napangasawa nyo. Or single mom yung napangasawa nyo. Oo, meron tayo ditong strength and the sun. So, tulungan mo na lang siya kasi parang gusto din naman niyang magbago. Kung siya man ay mayroong addiction. Yan, baka nagsusugal po kasi yung asawa mo. Medyo mataas yung tingin niya sa sarili niya. Yun yung nakikita ko dito. O siguro mataas yung pangarap ng taong to para sa family nyo. And ito yung way niya para makaahon. Parang nasabi ko na to last time, hindi ko lang alam kung saang elements. Hindi ko alam kung sa inyo ko din nasabi yun. Okay, so yan lang po yung mensahe sa'yo ngayong araw. Water signs, maraming salamat po. At mayroon po tayo ngayong free yes or no reading. Nasa community po yun. Check nyo na lang yung aking... Oo, yung ito, click nyo yung pangalan ko, James K. Tarwin Vlogs, tapos punta kayo sa community. Nandun, comment lang kayo, pero basahin at intindihin nyo po yung nakalagay sa description para hindi kayo mamali. At para masagot ko kayo yan, para sa mga hindi ko pa nasasagot kahit isang beses. At sa mga palagian ko naman pong nasasagot, try nyo naman pong magpa-private reading. Yan. Diba? Bigyan naman po natin ng chance yung iba. Basta tama yung ano nyo. Sasagutin ko kayo at, ayan, syempre sinusunod ko din naman yung aking intuition. So, ingat po kayo and inuulit ko po, Happy Mother's Day sa lahat ng ating mga nanay, tatay, lahat na. Okay, bye-bye po.